Isang mapayapang araw po sa inyong lahat. Ito po ay muli isang special na edisyon na inihatid sa inyo ng Katipunan Channel sa ilalim po ng Partido Katipunan Demokratikong Pilipino. Ngayon po ay ang ating titulo o pamagat ng ating pag-uusapan ay pagpapatuloy na naganap na diskurso kagabi po. Ito yung tinatawag natin ukol sa halalan noong May 13, 2019 election. Seleksyon, hindi eleksyon. Dahil po sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw ay bigla na lang nabulaga ang taong bayan sa mga resulta na inilabas ng eleksyon na ito. At mapalad po tayo, ngayon ay kasama natin si Professor Toti Casinio, na isa pong batikang IT expert sa professor po at matagal na pong sumusubaybay sa issue ng halalan. Ngayon po ay inaanyayahan namin po kayong lahat na makinig, matuto dito po sa talakayan na gagawin natin sa araw na ito. At bilang panimula, Professor Toti Casinio, ay bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga kung nasa mang dako ng daigdig kayo. Ito po yung lingkod, Toti Casinio, isa pong IT expert dito sa ating bansa Pilipinas. At ako po ay may mahigit 37 taon na ako dito sa kalakalan ng information technology. At marami na tayong pinagdaanan at naranasan at natuklasan sa mga bagay-bagay na makakasabi tayo na tunay nga na maayos at klaro at hindi ka duda-duda ang mga nagagawa nito, mga iba-iba klaseng programa gamit ang computer. Ngunit dito sa ating halalan, isa sa mga bagay na ay isang kasangkapan para ipatibay ang ating kalayaan bilang isang bansang na republika na nakatatag ang ating demokrasya, kailangan po itong halalan ay mabigyan ng tamang kalidad na minamanatili ang kanyang pagkasagrado na pagpipili ng kung sino man ang gusto ng botante ang mamuno sa kanyang bawat lugar, maging yan ay sa pamahalang lokal o pamahalang pambansa, at ganoon pa man na ang kanyang boto mismo ay binilang ng itong klaseng teknolohiya. Kung naalala niyo po, lalo na yung mga medyo may katandaan na at duwaan tayo sa mga pamaraanan na manumano, ay nung inatatag ang ang Batas Pambansa 881 o di kaya tinatawag nating Omnibus Election Code nung taon 1985, buwan ng Disyembre, mga ilang buwan bago ginanap ang tinatawag nating 1986 snap election, ay minarapat ng ating mga mambabatas noon na talagang kompleto ang mga sukat na nilalaman ang bawat proseso, antimano mula pa lang doon sa pagrehistro ng kandidato, pagrehistro ng mutante, pag-alam kung saan ilalagay ang mga presinto ng bilangan at sino ang mga manunungkulang dito, mga ngasiwa, at anong kanilang responsibilidad, maging sila botante, kandidato, o mismo tinatawag natin mga deputy. Professor Toti, ano ang nagtulak dito sa batas na ito? Ano ba yung mga kondisyon na umiiran no nung panahon pa ng manumano ang halalan? Actually, doon sa pan-kapibang kapanahon pa rin noon, kinilala na ang role ng computer systems na meron nga doon sa section 25 na nagsasabi, o section 5, 65 rather, nagsasabi, kung mayroong pangangailangan o mayroong kabutihan ang may dudulot ng paggamit ng computer, ay dapat ipaalam sa mga mamamayan at ayan gagamitin. So, ibig sabihin, Professor, noong mga panahon na yan, ay marami sa mga kababayan natin, una, pag bumoto sila, nawawala ang mga pangalan dahil wala pa yung computer eh, no? Yung iba, nakakarinig tayo ng mga kwento na ang pangalan niya, imbis dito sa presinto A nakalagay, ay nakita dun sa presinto letter L, ano? So yung tao, nung mga panahon ng mano-mano, ay talagang halos buong eskwelahan, maghapon, ay naikot na nung botante.
Iyan ay ilan sa mga matingkad na halimbawa kung bakit itinulak itong pagpasok ng bagong teknolohiya, which is yung computer nga. Uh-huh. Ano po? At ang dasal ng marami noon, sinasabi nila, ay iigi kapag nagkaroon ng sistema ng computer o automation ang sistema ng halalan. Yun din ang pinakapakay at hangarin, kaya nga tinulak nga itong panukala na magkaroon tayo ng Automated Election System or AES na tinatawag. Subalit, nung naitatag itong batas Omnibus Election Code sa ilalim pa ng batasang pambansa, dahil po tayo isang mga kapulungan nung araw, ay hindi pa nila napatupad. Hindi, napatupad na rin. Kasi kung malalaman mo, noong 1986, nagkaroon tayo ng bilangan sa PICC at gumamit tayo ng computer. So, yun ang unang ebidensya. Pero ang nangyari nun, lahat ng boto ay mano-mano, no? Binilang yan. Nakarapan ng maraming tao. Ng ilang oras, no? Binantayan ng mga tao at yung mga botante, yung mga boto na yon ay nakalagay pa ito sa mga boxes, at yung mga boxes na yan ay dinadala sa mga munisipyo, no? At yung kung pambansa yung election, halimbawa ay senador o kaya pampanguluhan, ay itong mga boxes nito ay itinatabi doon sa safekeeping nitong governor's area, ano? And then merong mga tally sheet. Itong tally sheet na ito ay physically nadadalhin ang mga dokumento na ito doon sa National Canvassing, doon sa PICC. At doon papasok sa computer. Pero kung aralahanin natin ang panahon na yun, ano, ang botohan lang nun, itadalawang pwesto lang. Ang pinuno, pangulo, at ang pangalawang pangulo. Hindi na natin sinama doon ang mga ministro ng batasang pambansa. Hindi na natin sinama doon ang pagpipili, paghahalal ng mga mayor. Dahil snap election yun. Election yun. Special na kondisyon na umiiral nun. At yun ang kauna-unahang gumamit ng tinatawag nating computer. No? Noong 1984 snap election. 1986 election. February. Okay. So, samantala habang ginagawa yan, dahil marami nga may init na mga mamamayan nun kontra sa administrasyon ng Marcos nun. Kaya nga, binuhay muli ang tinatawag nilang National Movement for Free Election or NAPREL. At itong panahon na yon, ang ginamit nilang organisasyon yon, yung Central Negros Election Body or CNEC, no? Electoral Body, na si pinagsama nilang ginawa nilang ibinuhay uli ang NAPREL. Kasi ang NAPREL po, na unang itatanggir, kapanuhan po ang paghalala nung napilipili si Pangulong Magsaysay laban kay Pangulong Elpidio Quirino. At maraming haka-haka na ang nagpundar daw na nagtayo ng NAMPRE nung panahon na yon ay ang CIA. Mm-hmm. So ganun din, itong dumating itong NAMPRE nitong 1986, ang balita dyan, ang nagpundar-pundar din po din ay CIA pa rin. So kaya nga nagkaroon sila ng mga paggamit ng ilang computer na pinagamit ng isang eskwelahan, at ginamit nila yung isang gym, isang eskwelahan, para doon yung nagagawin yung parang quick count na sinasabi nila. Subalit, ang proseso noon, dahil ang napiprenta lang nung kapanahon na noon, at manumano pa sulatan at ginagamit yung carbonless paper na anim ang kopya. Yung pangunahing kopya ay tutumutungo doon sa diretso na sa canvassing center na ibang mga eskwelahan yan, may kanya-kanyang bilangan ng bawat presinto. So, bawat presinto, mukhang sumatotal. Yung sumatotal na yun, na nakalagay sa taras, nakita-kita na ng marami, ay gagawa sila ng tinatawag natin election returns. At yung election returns, idadali nila sa municipal board of canvassing o city board canvassing. At sumatotal nila lahat ng binilang ng bawat presinto na nanggaling sa bawat polling center. At ibubuo nila yung sumatotal ng city and municipal, at yung sumatotal sa kanya nila dadalhin yun sa provincial. Okay. At sa kanya nila bubuhin yun, at yung pinaka bawat board of canvassing nag-issue na certificate of canvass okay from the municipal COC na nanggaling sa city at dadalhin sa provincial, bubuhin na naman sa provincial, magkaroon
provincial certificate of canvas sa kanila din sa national. So yung COCs na ito, yun yung dinala dun sa Philippine International Convention Center. Correct, correct. At ang gamit na padala nun ay regular mail. Wala pa kasi nung LBC, wala pang JRS. Pero minarapat nila dapat dumating agad na priority mail kagad ang tawag sa kanila. Okay. Kaya nga mabilis na nakarating. So, at yung isang kopya nun napupunta sa mga kandidato at meron pumupunta sa tinatawag natin sa Accredited Citizens Arm at the time si NAPREL. Mm-hmm. Kaya lang, ang natatanggap ni NAPREL ay hindi masyadong klaro dahil yung diin ng sulat na nun ay hindi maabot sa dulo. Carbon siya. Carbon, carbonless paper siya. So, minsan nagkakasalise. Mm-hmm. Pero ang lumalabas yun sa bilangan na nakuha ng PICC dahil sa kanilang pangunahing kopya, ay lumalabas ang dating kandidato. Kasi dati Pangulong Marcos. 900,000 votes. Hindi, 1,000,000. Uh-huh. 1,000,000 din. Pero kinotra ni NAPREL na ang lamang daw ng 1,000,000 ay si Cory Aquino. Kaya ayon doon sa kanilang quick count. Ayon kanilang quick count. So doon ang nagtalo, naglabas sila sa television. At dahil nga doon, pinainit talaga nila yung init ng tao ng yan po ng tao na sinasabi na may dayaan, hindi na pwede pagkatiwalaan. Pero ang sinasabi mo, kung may kamay ang mga dayuhan doon sa National Movement for Pre-Election, nung kanilang unang pagkasilang at yung ikalawang paglutang muli, nung mga panahon na yan, ay napag-alaman natin, ayon sa mga lumabas na mga babasahin, itong si Lord Malok Brown ay naging publicist ni Cory Aquino. Noong 1980s, bata pa siya noon, mga 30 taon pa lang siyang gulang noon. Okay. Kaya hindi pa siya ganun kasing tanda ngayon. So ibig sabihin talaga, ang mata ng mga dayuhan sa ating bansa ay talagang nakatingin na. May haka-haka kasi doon, nung kapanahon ni Pangulong Marcos, na namulatan siya, lalo na nung bumisita sa Amerika, na talagang binusisi siya ng American press. Mm-hmm. At isa sa isang kasagutan doon na sinabi doon niya na kung kayo, mga Amerikano, pinaglaban ng aming mga mamamayan panahon ng digmaang pandaigdig ng pangalawang digmaang pandaigdig. At hinayaan nyo lang kami dito makipagtaluna sa mga sumugod sa aming bansa. Ano pa kung nyari, may mangyari muli? Ganun din ba mangyari sa amin? Mm-hmm. Kaya nabigyan namin kayo ng paggamit ng aming lupa para gamitin nyo ng base. Uh-oh. Siguro, mula ngayon, sabi niya, umpisa na namin kay maningil na lupahan. Sabi ni Ferdinand Marcos. Hindi na gusto ng mga Amerikano yun. Hindi na nagustuhan yun. At lalo na ang termino ng upa na yun ay maabot ng 99 years ay binawasan, ginawa na lang 45 years. Ah, yung base militar ng Amerikano na nandun sa Clark, no? Clark Air Base at itong Subic military base. Kasama pa nga yung Sangley Point. May Sangley. Kasama lahat yun. So, sinasabi ni Pangulong Marcos noon na total 99 years kayo at pinakikinabangan nyo yung malaking lupa dito sa aming bansa, ay bakit hindi kayo magbayad ng upa? Yan ay hindi kinagusto. So, sinasabi mo ba, Professor Toti Gasinyo, na ang sitwasyong pampolitika ng ating bansa at ekonomiya ay may relasyon sa kada halalang nagaganap? Oh. Particular, dun sa yugto nung panahon ng Administrasyong Marcos. Kasi mainit ang geopolitical situation ng US kontra sa mga komunista, galaw ng mga komunista noon, dahil kumalala natin na nahulog-hulog ang mga bansa sa Indochina. Mm-hmm. Nag-umpisa po yan sa Cambodia, and then sa Burma, and then maya-maya itong Vietnam. Mm-hmm. So ang kinatakot nila dahil ang pinaka natitira nilang teritoryo na nasakop ng Amerika ay yung mga base sa Pilipinas. Kaya nag-alangan sila na baka pag maya nito, wala na kaming control dito sa Pacific. So may malaking epekto. Yun yung geopolitical situation. No? At that time. Oh. So kailangan nila patibayan nga nila yung presence nila doon. Pero bukod doon, sa internal na kalagayan, meron ding, ang alam ko, ang bansang Amerika ang pangunahing kapartner natin pagdating sa ekonomiya noong mga panahon na yon. Kahit noong sa panahon ng pagpapautang, kasama na rin dyan yung tinayo ng isang Amerikanong kumpanya, itong Bataan Nuclear Power Plant. Okay. Di ba? Oh. So, itinulak yan ni Pangulong Marcos, itong Bataan Nuclear Power Plant noong 1985,
kung hindi nga inabot noong 1986, ito ay nagserbisyo na sana sa taong bayan sapagkat nais niya na lalo pang higit na magkaroon ng pagbaba ng presyo ng kuryente at yung serbisyo sa kuryente na maaabot niya doon sa lalong-lalo na sa Central Luzon at mga karating probinsya diyan sa gitnang Luzon. Noong panahon kasi noon, sagana ang palitan ng mga produkto sa Pilipinas at ganoon din sa Amerika, na ang kanilang itinitinda sa ating mga mamayan ay ang mga latang klaseng produkto ng Amerika mula sa toothpaste hanggang sa sasakyan, puro gawa ng Amerika. Mm. At ang ating kapalitan naman doon, ang ating binibenta naman sa kanila ay asukal at tayo rin nag-export din tayo ng mga bigas panahon na yon. At marami tayo sa copra, marami rin sa atin sa lumber, at marami rin sa atin sa mga tali or yung rope, no? Abaka. So ibig sabihin, itinayo o itinulak ng gobyernong Marcos noon yung direksyon patungo sa pagiging independyente niya sa larangan ng agrikultura, lalong-lalo na sa direksyon ng industrialisasyon. Oo. Kaya lang, dahil nga nagkaroon tayo ng krisis sa langis noong 1973 at ito hindi nila na isip-isip na mangyayari. Kaya nga yung kabinete ni Pangulong Marcos ay mismong dumiretso na sa mga producers ng langis dito sa OPEC na pinamumunuan at that time nung Shah of Iran at ganoon din nung si Saddam Hussein sa pagunahin ng kalihim ng Ministry of Energy, walang iba kundi si Ronimo Velasco. Doon nabuo yung Philippine National Oil Company. Doon nabuo yung Philippine National Oil Company. Kita nila na kailangan natin yan na maitatag yan para ang epekto ng pag-aakit baba ng langis hindi tayo tatama ng gusto. So ibig sabihin, yung Philippine National Oil Company, bibili siya ng mga supply. Produkto, no? Ng mga langis galing sa gitna. Para kung nagkaroon ng pinansyal na pandaigdigang krisis sa pinansya, ay hindi masyadong tatamaan ang bansa. Ganoon na rin ngayon. Naalala ko rin, meron tinatawag na Oil Price Stabilization Fund noong panahon na yan. Ano, kahit na nagbago ang halaga ng langis, merong piso na sinisingil sa mga consumers natin na gumagamit ng mga sasakyan, piso kada litro. Mm-hmm. At yung OPSF na yon ay siyang ginagamit naman kapag gumalaw, yung presyo, kung gumalaw, tumaas o bumaba, may standby fund ang gobyerno, pang tatapal niya, let's say, ang palitan ng krudo noon, let's say, 10 pesos. Ano? Pero ang galaw sa pandaigdigang merkado ay naging 11 pesos. Mm-hmm. Yung piso na yan ay ipantatapal papunta ng 11 pesos kung dating 10 siya. Pag binenta rito sa Pilipinas, ay 10 pa rin. Correct. Kasi yung piso ay advance na nakolekta ng gobyerno na nakatabi sa kanya. Correct. Kaya medyo maayos yung competition nun at very crucial yung usapin ng petrolyo sapagkat kapag tumaas, gumalaw ang petrolyo, lahat gagalaw. Correct. So ibig sabihin, yung plano ni Pangulong Marcos noon para hindi masira yung takbo ng ekonomiya, ay isa dyan, yung PNOC at itong nga Bataan Nuclear Power Plant at itong OPSF. Okay. Maliban din dyan na yung Bataan Nuclear Plant ay na pinag-aralan ng matagal yan, ano, bago nila sinimulang i-construction. At nagbago-bagong ang configuration dahil ngayon nangyari yung Three Mile Island. Yung marami mga nangyari sa ibang parte ng daigdig patungkol nga sa nuclear. Kaya nga, sinigurado nila na kahit anong lakas ng lindol, anumang sakuna ang aabutan ng ating bansa ay hindi masisiraan ang ating nuclear plant. Kaya nga, patibay na patibay nung paggawa noon, nung Bataan Nuclear Plant. Kaya nga, tumaas at tumaas ang halaga ng pag-investment doon. Pero maliban din dyan, ano, meron tayong Oil Price Stabilization Fund, ginawa yung nuclear plant. Isa pang mga sukat na ginawa ng ating kalakalan para mabawasan ang ating pagdependente sa imported rice dahil kasi ang karamihan natin gamit sa sakyan ay puro mga dambuhan ang gawa ng Amerika. Lumaki ang ating trade sa Japan. Binuksan natin at dumami tuloy ang pasukan ng mga sakyan gawa ng Japan. Bakit? Kasi ang mga Japan, ang gawa nila ay puro maliliit at matipid sa gasolina.
Noong una pa man, nandiyan na ang mga gawang Toyota, nandiyan. Pero pinagtatawanan noong araw yon. Na sinasabi niya, ano ba naman yan? Laruan lang yan. Hindi na napakatipid na nga sa gasolina, para lang pang ano lang yan, sa malilitaw lugar. Pero ito kami, mga garama na lang yung sasakyan, kaya-kaya namin sagasaan yung tumakbo ng malalayo. Pero dahil sa krisis ito, ang mga may bahay nun, dahan-dahan pumili ng mga sasakyan ng gawa ng Hapon. Kaya lalong lumaki ang trade between the Philippines and Japan, particularly in the automobile industry. At dahil nga doon, naka-epekto siya sa pagkonsumo natin ng gasolina. So isa sa mga bagay-bagay na ito naman, hindi naman ito gawa ng pamalan, ito gawa ng mga free market choices na nakabuti naman sa atin. Kaya nga sa kasalukuyan, nakikita natin, sagana na ang gamit ng mga sakyan. Hindi lang gawang Hapon, kundi gawa rin Korea, gawa rin China. Dahil ngayon, ginawa nila mas maliit, matipid, mas masiksik pa. So, balikan natin yung issue ni Cory Aquino. Sa tingin mo, si Cory Aquino nung that time, siya ang best choice sa mga dayuhan laban kay Marcos, at best choice siya ng mga oligarko laban kay Ferdinand Marcos. Hindi natin masasabing best choice. No? Meron tayo nakuha ng impormasyon. Ito ay panahon pa nung bago naisipan niya tumakbo. Kasi gusto niya makipagharapan sa US Ambassador to the Philippines. Kaya lang, ang itsura nga ni dating Pangulong Cory Aquino, isang lang man siya may bahay. Nang alam lang niya ay magmadjong, at saka huwag natin kalimutan, siya po yung anak ng Hacendero. At siya pinaaral sa Amerika, kailang kursong kinuhala niya ay parang literature lang. So, patungkol sa patakaran, pangasiwa, pamamahala ng isang gobyerno, wala sa kanyang resume. Ano meron siya at bakit siya ang kinuha ng oposisyon? Ang nangyari kasi dito, gumawa ng signature campaign ang mga sumusunod, sumusubaybay kay Cory Aquino, dahil nga siya ay naging byuda sa pinagtakiling lang tinatakilingan na bayaning itong si Ninoy Aquino na siya ay nabaril sa international airport nang siya bumalik. At hindi pa nga na-resolve ang kaso niya. At lumabas pa nga nun na ang mga napakulong ay yung mga alagad na kasabay niya. No? Ang sa kasalukuyan, hindi pa alam kung sino ang mastermind doon. Kung ang ekonomiya noon ay direksyon niya doon sa pambansang industrialisasyon at yung sinasabi nating agrikultor ang umuusbong, hindi nais ni Pangulong Marcos na mangyari ang insidente na yan. Dahil hindi yan, alam niya, hindi yan makakapulong sa ekonomiya. Kung titingnan natin, tama ka dyan. Kung titingnan mo sa mas malawakang epekto, no? Ang ekonomiya ng Pilipinas, bago umuwi si Pangulong, si Ninoy Aquino, talagang pumapalo siya na isa sa mga masaganang ekonomiya sa buong rehiyon, buong sa Southeast Asia. No? Number two. Pumapalo tayo ng mga 7.8, 7.2, every year in, year out yan, ano? Pero nung binalak bumalik ni Ninoy Aquino noong taon 1983, marami sa mga economic planners doon, ang epekto niyan ay negative. Kaya, so sino ang benepisyaryo nung pagpas lang kay Ninoy Aquino? Hindi, kung ang talagang hangarin nila ay talagang patalisikin si Pangulong Marcos paggamit sa pagbagsak ng ekonomiya, eh yung mga gusto mong may tanggalin siya dahil mga negatibo sa kanilang ano. Eh, so kaya nga suspecha na nga natin doon, dahil nga nakasalang dyan yung termino ng basis kung i-renew nila o hindi. Kasi meron siya period of review eh. Nabinigyan siya ng 99 years of life, pero every 50 years, titignan niya kung i-extend o hindi. So, pagdapo nung na, kasi kung nang itatagin 1946, o din eh, yung laurel lang yun sa mga 1930s pa ata yun, you know? Ngayon, kung mamaroon yun sa loob ng mga 50 years, which is about 1985, i-review kagad nila yun, ano? Ito ba'y tama na bang i-renew na paabutin na natin o patakusin na natin itong termino? So napaka-critical ng mga period na yun. Oo. So kinakailangan talaga sa pananaw ng mga ibang mga militaristang mag-isip dyan at nais na mag-control sa ekonomiya, panahon na paalisin si Pangulong Marcos. Oo. Dahil tumataya sila. Kung ang influence ni Marcos doon ay talagang gamitin na niya na ang ekonomiya ay masagana na at malusog na, hindi ko na kailangan ang kamay ng Amerika dito sa aking lupa, sa aking teritoryo. Assuming na
na hindi na nangyari yung 1986 sa revolution, ano? Etong seleksyon na ginawa ng ilang mga paksyong mga Pilipino para guluhin ang administrasyon ni Marcos, kung hindi yan nagtagumpay, hindi yan nagpatuloy, ano kaya ang itsura ng Republika ng Pilipinas sa ngayon? Siguro, isa sa mga ano niya rin, maraming itinatag ang administrasyon ni Pangulong Marcos na pangunahin. Hindi siya perpektong administrasyon, pero may mga kahinaan siya. Pero marami sa mga ginawa niya na pangunahin sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Katulad ng light rail transit. Tayo ang una na nagkaroon nito. Ganun din yung express highway. Tayo rin ang una sa buong rehiyon, no? So, dahil nalala ko na pumunta nga ako ng Malaysia, wala silang express highway. Tayo meron na nun. Heart Center. Tayo na isa pangunahin nun. Kasi ang walang nag-iisip na magkaroon ng cultural center sa buong rehiyon. Kasi sa kanila, may mga palasyo na sila. So, nila cultural hub ang Pilipinas. Hindi naman. Pero magtayo ng cultural center para meron tayo pagsasalubong ng mga Western and Eastern. Okay. May fusion. Okay. Unlike doon sa ibang rehiyon, mga kanya-kanya lang mga kultura. Okay. Kulturang Vietnam, kultura China, kulturang Malaysia. So everything was deep within their own culture. Okay. So hindi na natin na kailangan ng cultural center kasi sa kanila, matibay na kanilang kultura. Tayo'y gitna eh. Tayo'y gumigitna dito sa West at sa East. Kaya ngayon, nalampasan na tayo ng Singapore at tinanong nila yung Esplanade. At that time, yun ang pananaw nila na sila gusto nila sila ang magiging cultural center in Southeast Asia. At sabi ko pa nga nun, bakit yung mga ginggron, isa lang ang alam niyo. Kayo ay British Chinese. Kami, marami kami pinanggalan. Meron kami Japanese, meron kami Spanish, meron kami, pero we are the more ideal cultural center than them. Pero, dahil sa lakas ng yaman nila sa kanilang progresibong pananaw, nalampasan ang Pilipinas. Sa bahagi ng public utilities, kamusta ng mga panahon? Ang panahon na yun, bagamat hindi naman maasahan ang lagay ng kuryente o di kaya ang lagay ng tubig, hindi ganun kamahal ang singil ng ating servisyo pampubliko. In fact, ang ginawa pa nga nung dating Pangulong Marcos, ni-nationalize niya ang public utility nung dineklara niya ang martial law. Ano ba ang epekto ng nationalization sa mga mamamayan? Kasi sa una nun, naitayo na yung National Power Corporation or NAPOCOR. Pero dahil nilampasan siya ng pundar ng kapitalismo ng Melarco, maliit na lang si NAPOCOR at wala siya masyadong mga resources ng panahon na yun. Noong nadeklara niya yung martial law at binili niya ang Meralco sa mga Lopezes, binayaran siya at lahat ng mga assets na nananggaling sa Meralco ay inabsorb na na. So hindi ginawa ni Marcos, binili ng gobyerno. So ang nangyari noon, nung naitatag na niya yung kanyang national power, lalo niya pinasagana, lalo niya pinalaki. At nakita niya na kailangan patibay natin kuryente. Isang innovation ginawa ni Marcos sa Mindanao, gumawa siya ng 7 dams, yung sa Maria Cristina po, yung August 1 to 7. Ibig sabihin niya, bawat daloy ng tubig sa bawat dam ay may kuryente siyang i-generate para magkaroon ng kakayanan ang Mindanao na mayroon sila sarili nilang gasos. At nagkaroon pa yung geothermal, kung malala ninyo, isang sa may TV, itinatag din ni Pangulong Marcos din yan. Okay. So gumagamit siya ng mga alternatibong resources ng kuryente, hindi lang nagbase galing sa langis o kaya sa uling. Hindi katulad sa kasalukuyan, mas malaki ngayon ang ating dependyente sa langis at sa uling. Okay. Imbis na napunta na tayo sa renewable, na nangunguna na tayo, pero napatras tayo nung namuno na ang... Nung nagkaroon ng 86 kudeta. 86 kudeta at nagkaroon 1987. So, ibig sabihin, ang ginawa noon ay pinabaho yung... administrasyon ni Pangulong Marcos. Hindi lang yun. Nung napatalsik nga nila sa Pangulong Marcos, binuwag ng administrasyon ni Cory Aquino ang Ministry of Energy. Agad-agad, lahat ng mga tinatag ng mga ministro, masasabi natin, Ministry of Human Settlements, yung Ministry of Energy, agad-agad niya binuwag yung mga ganyan. Pati yung Metro Manila Commission, binuwag din nila kagad. Pero, nung sa umuusad na yung ating batas at nakita ng ating mga mapapatas na o yung nakapwesto nun, hindi ata natin binuwag yun, kailangan natin ibalik. So dahan-dahan nila binalik. So itinatag, nung natapos na yung termino ni Pangulong Cory, yung unang hakbang ni Pangulong Ramos de Duterte, mahabang mga brownout, yung Department of Energy. Pero sa pananaw ng mga ilang mga
lalong-lalo ng oligarko na tingin ko ay isa sa mga instigador nung nung kudeta nung 1986, kasama yung mga ilang dayuhan na nakipag-sagwatan. Actually at that time, makapangyarihan na mga oligarko bago napatalsik bago nagdeklara ng martial law. Okay? Bago nang deklara ng anong ginawa ni Marcos sa mga oligarko nung pinanationalize nga niya yung major. Ayaw ng mga oligarko 'yan. Oh, yun din ang ginawa. Kasi mawawalan sila ng tubo. Mawawalan sila ng kita ng negosyo. Ang kontra nga noon, ang nakakatawa pa nga noon, ang kinakalaban nila yung ang tawag nga nila sa mga mayayaman oligarko, burgis. Mm-hmm. Kaya ang termino ng burgis na nanggaling sa salitang Francois, bourgeois, at sinabi ng Pilipino, burgis, ang anong tinutukoy nun ay ang mga oligarko. Ah, ito mga kapitalistang burgis. Oo, yun ang tawag nila ng burgis. Nang sinasabi ni Pangulong Marcos, pwede naman kayo magnegosyo, wag lang sa larangan ng mga public utilities, kagaya ng ospital o medisina, kagaya ng transportasyon, kagaya ng telekomunikasyon, mga ganyan. Tubig, kuryente. Maganda yan na tukoy mo, no? Ipagpalagay natin yan sa train. Yung mass Philippine National Railway, LRT, etc. Kung titinan mo yung forma ng Japan, meron silang bullet train, ganyan, at mayaman at masagana. Meron akong, yung aking professor sa UP, sa grad school, na gumawa siya ng malawakang study patungkol sa railway and mass transport system using railway. Ang sabi ko niya, hindi pwedeng maging privado ang public railway system or ang railway system for mass transport because malulugi ang kapitalista. Kailangan talaga subsidize. Hindi maaaring ibigay sa privado yan. Kaya nga, ang kamalian nito, nung ginawa yung LRT1, yan ay talagang gobyerno yan. Pero nung ginawa yung MRT, pag sinabi mong M, private. Pag sinabi mong L, government. Nung tinatang yung MRT nung kapanahon na ni Pangulong Ramos, yan ay hawak ng mga kapitalista. Kaya nga, sa una, ang kanilang singil, sobrang taas pa kaysa LRT, wala silang pasahero. So, ginawa nila, nagbago sila ng panukala at sinubsidize ngayon ng gobyerno. So, in other words, tama na pala yung modelo noong unang LRT na hindi naman kailangan i-privado. Kaya lang, dahil wala nga siguro po sila makuha, ginamit nila ang kapitalista mga privado at pumondo. Ngayon, tinaas pa nga nila yung sigil noong panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, di ba? Yeah. Pero ang dapat nila doon, magdadagdag sila ng trade. Yeah. Wala ka nangyari nga pagdagdag, pero nataas ang sigil at ngayon marami pa rin tao gumagamit at siksikan pa rin. Galing sa buwis ng bayan, yung mga ilang subsidiya na ibinabayad doon. Plus, nagtaas pa ng sigil. Pero ang kumikita ay itong mga oligarko. Oligarko. So, malinaw po mga kababayan nating mga sumusunod dito sa Katipunan Channel, ang paksa po natin ngayon ay seleksyon, hindi eleksyon. Kaya medyo hinabaan namin ng kaunti yung diskusyon nung panahon pa ni Pangulong Marcos para makita nyo po yung paralelismo ng mga nangyayari at paano hinugot itong sistema ng eleksyon na ito at na-control ng mga oligarkiya ang ating lipunan. Ano po? Siguro bago tayo magpatuloy ay batiin muna natin yung ating mga taga-subaybay. Ano po? Edelma Gasmen, tama po kayo, mga visit ang COMELEC. Beth Ariola, magandang umaga po. Saan ka nanonood, Beth? Ano? Malamang saan yan, sa Europe na yan. Miles Bides, magandang araw po, Sir RJ at Sir Toti. Thank you, Miles. Maggie Ocasla, super agree, this government is fooling us. Nika Utsugi, good afternoon Sir Edmond Toti, Casino RJ. Thank you for keeping us updated on the info regarding with the elections result. Thank you, Nika. Bella Aurelio, good afternoon po. Bella, pakilagay mo ang lugar kung saan ka nanonood. Thank you sa iyong pagsubaybay. Gweta Reme, sayang ang aming boto para sa inyo, Sir Toti, Casino at KDP. Mabuhay po kayo, mga KDP. Rose Lachica, good afternoon po, Sir Toti at Sir Javeliana. Jaime Jr. Martin, kaya yung America self-interest lang talaga ang dahil kaya narito yan sa Asia. Virginia Malonzo, magandang hapon po at sa mga magagandang impormasyon na ipinaparating nyo. Henry Padron, hello po sa mga idol kong senator. Miles Bides, talagang sayang at ang sakit ng kalooban dahil yung mga alam mo sa sarili mo na ibinoto mo ang gusto mo, yun pala na nakawin lang.
Nenet Augusto, buong pamilya ko po, kayo po ang binoto namin hanggang sa susunod na election. Mga sir, tuloy ang laban. Thank you, Nenet. Vivian Cruz, hello po. Hello, Vivian. Prian Clarins, maraming qualified sa KDP na dapat manalo. Thank you, Prian. No? Virginia Malonzo, ang mga tulad nyo ang kailangan ng ating bayan. Christopher Sanchez, tuloy po ang laban, Sir Toti at Sir Javeliana. Thank you po, Chris. RJ Arsenal, hello to my beloved senators. Miles Vides, tuloy pa rin ang laban, Sir Toti, Sir RJ. Andito lang po kami hanggang sa muli po. Nakabantay po kami. Thank you, Miles. Don Senitram, panalo ang diskusyon. Salamat po, Don. Jaime Junior Martin, Matsungera, talagang yung incompetent yung story. Okay. So ituloy po natin, ano? Talagang yung panahon ni Marcos ay nagtulong-tulong ang mga dayuhan at itong mga burges na kapitalista sa katauhan ng mga oligarko para mabawi yung sistema ng pagnenegosyo rito, makuha, wag mabuksan ang Bataan Nuclear Power Plant, no? Diniscredit ng matindi ang Bataan Nuclear Power Plant. Ang si Marcos, matindi ang atake, ginawang diktador, sinabing diktador, ano, kung iba-iba pa, lalong-lalo na po yung Asia Week at Newsweek, mga international news agencies. Ano po, eh grabe po ang mga istorya rito sa ating bansa, ano, na huwag natin kalimutan, noong panahon na yun, talaga nakaposisyon na lumabang kay Pangulong Marcos at kwalipikadong kandidato ng, walang iba kundi si Doy Laurel, si Salvador Doy Laurel. Ang problema, San Batanggeño. Ang problema kaya lang doon, marami doon sa mga angkan ni Cory Aquino, na tinutulak si Cory at pinalabas niya, mas sikat siya kaysa kay Doy. In other words, merong chance ang mas mananalo kung si Cory ang tatakbo. Dan Doy Laurel. Ibisa si Doy Laurel kasi ang kanyang mga ninuno ay kinilalang sumamba sa pamalaang kapon ng panahon na nung ang kanyang magulang ay nanunungkulan. Kaya sabi nila may negatibong epekto yun. Pero kung titira mo yung mga kwalifikasyon, mas kwalifikado pa nga si Doy kasi meron na siyang karanasan bilang anon. At wala silang mapiling ibang kilalang Montanyag na oposisyon kay Pangulong Marcos maliban sa dalawang karakter na to. Kaya nga bumitaw si Doy para lang ilagay si Cory na sa gayoy siya ang pag napiling ng tao ay manalo at ang kanilang usapin ay siya ibababa at iaangat si Doy bilang pangalong pangulo at siya magiging president in succession. Sige, Professor Toti, pass forward tayo ng konti. No? Nagtagumpay yung EDSA coup d'etat. Ano po? At alam ng mga May tulong ang Amerika. Dahil kung dito tinulong ng Amerika na tanggalin si Pangulong Marcos sa Malacanang at dalin sa Hawaii, baka hindi nga naging tagumpay. Kahit malakas pa yung control ni Pangulong Marcos sa sanggataang lakas, ay hindi niya itinuloy yung mungkahi ng mga ilang mga nasa militar na suguri ng EDSA. Hindi na ginawa yun. Kasi the command responsibly, the AFP is still loyal to the president at the time. Yun lang si Enrile tsaka si Ramos. Hindi naman sila high ranking in the armed forces. So in other words, intact pa rin ang militar. Okay, intact pa rin ang government. Wala pa naman mga secretary bumitaw. Bago tayo mag-pass forward, ano ang naging papel ng reliyon sa issue ng sinasabing mula ng pagpaslang kay Ninoy Aquino patungo doon sa EDSA coup d'etat? Lalo na yung ginawang na makademonyo at masamang tao ang pamilyang Marcos mula kay Pangulo sa asawa niya. So ginamit ang struktura mismo ng reliyon para mag-inject ng mga ng oposisyon. Pero ako mismo, no, may kabataan pa ako nung panahon na yon. Bata ka pa rin naman, Prof. Nakita na namin, marami sa amin nakakita no, na kung ganito ka katagalin dito, masama nga nung nangyari kay Nino, hindi namin ang inaasa mangyari yun. Pero hindi kwalipikado pa rin si Cory. Ang kinakata ko na ng marami sa amin sa kalakaran nun, pag nangyari ito, si Cory pumuna na, malilintikan na ang ating ekonomiya. Yun ang takot namin. Kaya nga, hindi kami sang-ayon. Kaya nga pati nga si no less than Enrique Sobel supported Marcos. Kaya nag-away yung dalawang magkamag-anak, si Jaime Sobel na naging pro-Cory at si Enrique pro-Marcos. Kaya nga, pati nga yung nasa pribadong sektor, ba't ganun?
Kaya pag susuriin mo, mayroong punto si Enrique Sobel. Kasi nakikita rin niya, nakikita rin namin sa ngayon, na bakit natin bibitawin itong malakas na makapangyarihang Pangulo sa isang kumakandidato na wala namang kakayanan na mamuno. At siya'y gagamitin lang. Totoo naman, ginamit niya siya ng mga makapangyarihan ng mga umusbong na bilang oligarko, na nga namang nagsibalikan oligarko katulad ng mga pamilang Lopez, pamilang Aboitiz, Binay. Pamilang, si Binay nga, teacher lang siya eh. Kasi na, kaya dumami tuloy at kumalat ang mga trapo. At ang nakakatawa pa nga niyan, RJ, itong Saligang Batas of 1987, ikukumpira mo sa Saligang Batas of 1973, ito lang ang Saligang Batas na nagsasabi na bawal ang dinastiya. Mm-hmm. Samantala yung 1973, walang provision patungo sa dinastiya. Ngunit itong 1987, saka dumami ang dinastiya. Ha, hindi lang dito lang sa sentral, kundi sa mga ibang dako ng probinsya na may mga dinastiya na. Pero panahon ni Marcos, dahil hawak niya nga yung administrasyon ng matagalan, yung mga nakaupo, mga mayor at governor, wala na silang magawa dahil walang eleksyon nun. Nakaupo sila, pero yung mga anak nila hindi naman nagpwesto. Mm. At namarating sila mga siwa sa kanilang respective places. Pero ito, hindi. Ginawa na ng negosyo. Mm-hmm. Kaya nga, itong Saligang Batas natin, kaya marami nga nananawagan ng federalismo, marami nga nananawagan ng baguhin ng gobyerno, kaya nga, matutukoy na natin itong election and selection. Mm-hmm. Alright? Kaya nga ito, yung mga nasa likod nito na gusto nilang mapanalo ang mga kandidato na pumapabor sa business interest. Pinakasikat ng Pangulo sa buong kasaysayan ng Pilipinas, walang iba kundi si Pangulong Duterte, kung sino man ang kanilang pinili, sila mismo ang inilagay dito na sila ang mananalo. Yeah. Bagamat ang tao ay nagdududa na paano nanalo itong mga kandidato na ito, samantalang hindi nakita sila kung nagkampanya. Paano nag-solidify ng pwersa itong mga burgis kapitalista, etong mga oligarko, nung panahon ng transisyon, nung tinatawag na revolutionary government, makalipas ang kudeta, may isang daang araw na sinasabing revolutionary government, transition doon sa sinasabing nag-consolidate etong mga politiko, yung mga power grabber, nag-consolidate yung business sector, yeah. May mga bagong sumulpot na mga hari ng negosyo, at niluwagan ni Cory Aquino yung espasyo sa usapin ng ekonomi, lalong-lalo na sa ekonomiya. Mm-hmm. Marami kasi dito, ang lalo na ang sumunod ng Pangulo, si Pangulong Ramos, at tinatawag niya, he wants to be the president to be known as the reformist and the liberator. Mm-hmm. Nag-liberalize siya. Ang kanyang forma ng liberalization, pinarivatize niya ang Puerto Bonifacio. Dito na pumasok yung mga polisiya ng World Bank IMF. Kasi sinasabi nung panahon ni Cory Aquino, bagsak yung gobyerno ni Marcos, walang pondo, walang pera ang gobyerno, walang magpapatakbo sa mga empresa ng gobyerno, ibenta natin ito. So makalipas ng administrasyon ni Cory Aquino, noong mga panahon na yan, kapalit ng mga loan sa mga utang, nakalagay doon yung sinasabing, naalala ko ito, yung law, yung LIC, yung parang letter of credit, si Cory Aquino, bago siya umutang sa World Bank, ay sumulat muna siya, letter of intent, yung LOI. Doon sa letter of intent, noong panahon na yan, doon nakalagay yung mga nais ng mga ekonomista kunong mga patriotiko para sa bayan natin, yung mga pulisiya, ito na yon, yung import liberalization, itong deregulation, itong privatization, at iba pa. So sinasabi nila, walang pera ang gobyerno, kailangan na yung mangutang sa pandaigdigang mga bangko, tulad ng World Bank, ng IMF, at mga iba pa, pautang kami, kasi bagsak ang ekonomiya, wala kaming pera. Ang sabi naman ng mga dayuhan, gagawin lang namin yan kung itutulak nyo itong mga value-added tax, kung itutulak nyo itong pagbebenta ng mga ari-arian ng mga gobyerno, paubaya nyo sa mga kumpanya, whether dayuhan o whether mga Pilipino, yung mga kumpanya na pinapatakbo ng gobyerno, ibenta nyo mga lupain na yan, bago namin kayo pautangin. Doon na nga pumasok sa iyong kwento, Professor Toti, yung panahon ni Ramos,
Ito na yung binabanggit mo, binenta na yung Port Bonifacio sa ngalan daw ng pag-upgrade ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, yung modernisasyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Hindi ko alam kung ilang bilyon yun yung pagbenta nitong ano. Pero ibinenta ito, actually, murang-mura dun sa isang nagpondo nung tinatawag nating EDSA Kudeta na pamilya. Na kaya yan ay nakuha ng mga grupo na yan. Ano po? At nakikita nyo po ngayon, sa kasalukuyan, itong mga malalaking mga building na nakatayo dyan ay naibenta ng mahal ng grupo na yan, ano, ilang doble, at kontrolado nila. Samantalang dati, yan po ay murang nabili. Murang nabili, ano, nitong lupa na yan na nasa very strategic na lokasyon, tabing-tabi ng Makati, dahil ang Makati po ay masyado na pong congested. So, kailangan nila ng bagong business hub. Ito na nga yung tinawag nilang Bonifacio, ano po, yung Global City. Yung Global City, ano po, na pinangunahan na nga nitong mga iba't ibang mga oligarko, no? So crucial yung ginawang kudeta, dahil alam nila kinakailangan nilang i-select, piliin ang isang presidente na babae na walang alam sa ekonomiya, na walang masyadong naiintindihan sa sistema ng politika. At noong mga panahon na yon, naalala ko, doon din nauso yung sinasabing pagbibigay ng pondo sa mga kongresista, no? Ito yun, ito na yung countryside development. Ayun, oh. Parang ang halaga lang yan eh 5 million, 10 million, 15 correct. Million, ano? Correct, correct. Kasi noong mga panahon ni Marcos po, walang countryside development fund. Ang mga mambabatas pumupunta doon sa batasang pambansa. Seryoso sila para gumawa ng batas. Correct. Batas na maglilingkod sa taong bayan. Hindi sila tumatakbo dahil meron silang inaasahan na countryside development fund. Ano po? Pera. Walang ganun. So, para makumbinse ng gobyernong Aquino, ang mga loyal na mga Pilipino na tumitingin sa konstitusyon, tumitingin sa ekonomiya, no? Para ma-buy out nila yan, sinaksakan ngayon itong pinauso na bulungan natin, bigyan natin ng mga pera itong mga kongresista. Kaya lalong maging mga corrupt ang mga mambabatas. Kaya sila tumatakbo. Ay, yung return on investment ko kapag kumandidato ako, ay meron naman akong mga ganito, mababawi ko. Nung magpanahon na yun, panahon ni Marcos, walang ganyan. Kaya yung mga suhulan sa mga botohan, mga... Hindi nagaganap po yan. Hindi nangyayari yung mga ganung bagay. Ano? Yun nga yung isang malungkot na pamana ng administrasyon na yan. Alam mo, nung kapanahonan ni Pangulong Marcos, at ito'y siniwalat na ni Architect June Palafox, nakasama siya sa isang think tank na gumawa ng isang disenyo para solusyonan ang problema ng pagbabaha kada tag-ulan, lalo na sa gitnang Metro Manila, no? Dahil dyan talaga, kahit anong gawin mo, siksikan na dyan at talagang ilang bagsak lang ng ulan ay sobra-sobra na sa umaabot na hanggang tuhod, hanggang tiyan ng mga tao. No? So, ang disenyo nito ay meron silang tinatawag nila passageway na tutungo mula sa may lugar ng Makati at Paranaque, Olpinas, na dadaan siya dito patungo sa gigitna mula Laguna de Bay hanggang Manila Bay. Kaya lang, nung nawala na si Marcos at nawala na rin to si Palafox, yung hilera na yon ay sinakop ng mga developer. Ang pangunahing developer po dyan ay walang iba, yung nagtatag ng yung mga low-cost housing na pamilya ni Villar. Kaya nga, doon sila unang nagkaroon ng malaking ano. Kasi mura nila nakuha yun dahil yung original plan na yon, yung dadaanan na yon, ay talagang daanan ng tubig at di dapat tinatayo ng mga may bahay. May kasalanan pala yung pamilya na yan, kaya nagbabaha tayo ngayon dahil tinambakan nila ng lupa. Hindi lang tinambakan ng lupa, tinambakan nila ng babahay. Ay, hindi ko alam yun, ha? So dahil nga nalagay nyo, kaya nasabi nga ni Palafox, wala na tayong magagawa dahil nandiyan na yun. So, ang naging solusyon ni Pangulong Gloria Arroyo ay yung dredging. Pinalalim na lang ang hukay sa Laguna de Bay. Nang sa gayon ay pupunoan na lang ng tubig yun at gagawa na sila ng submerged tunnel patungo sa Manila Bay.
Pero itinigil din ni Pangulong Noynoy yan. Dahil kung ginagawa ni Pangulong Gloria, ay itinigil. Parang ganoon yung nanay nila. Kung ginawa ni Pangulong Marcos, nakakabuti kay Marcos, itigil. So, kahit pa paano natin tingnan, ang korupsyon ay talagang nandyan na nasa kultura na ng Pilipino, na kahit anong gawin nating pag-aayos, ay susumusunod na ng mamuno, ay pinapalitan nila at ginagawa nila ng pagnanakaw din. Ngayon, patungo na tayo sa kasalukuyan. Paano nanalo si Pangulong Duterte? At bagamat marami mga nakapwes. Balikan muna natin yung sistema ng automated election system, no? Anong taon ba naging batas ang automated election system? Yung unang pagkalabas ay 1995, okay. Republic Act 8046, na sinasabi yung pilot testing. Pilot ang salita ng noon, pilot testing of the automated election system starting with the arm. So ginamit ito, pinasa ito noong 1994, panahon dito ni Pangulong yung arm, yung automate, autonomous region of Consilinita. So sabi na, sige, subukan natin, ipatapon natin. So ginamit ito lang yung Republic Act 8046, yung pilot testing, at ginamit nila sa arm noong 1995 at 1997, pero nakita nila nag-fail. Ano naging failure doon? Una, akala ng mga gumawa nito na pwede mo lang bilhin mula sa factory at diretso mo na sa mismong lugar. Hindi naisip na hindi basta-basta ganun, kailang pag-aralan mo muna yung teknolohiya. Hindi ka bumibili ng Coke over the counter or toothpaste over the counter kung dadalawa ka. Hindi. So sabi lang, kailangan tayo gumawa ng advisory council. At dyan sinabi, kinilala nila ang Philippine Commerce Society tsaka IT Foundation kasi kailangan nila malaman sa mga eksperto. At doon kami kinilala. No? Nailagay kami dyan. Kaya nga nung inamiendahan niya at ginawa ng mas the first nationwide election automation Republic Act 8436, no, in 1997 noong December, nung dating ng election ng 1998, hindi na implement dahil kulang na sa panahon, anim na buwan. Kaya nagkaroon tayo ng halalan where you have ERAP versus De Venecia and et al. At nanalo na si ERAP para sa mahirap. Ngayon, hindi nagtagal at nagkaroon na ng kaguluhan dito. At nakakatawa nga nun, yung mapunta tayo sa punto ng yung kay Cory Aquino is transition government, yung kay Ramos is privatization, lahat-lahat yung ginawa niya. Nung pumasok na nga si Pangulong Estrada, lubog na sa utang ng Pilipinas. Bagamat nakapositive tayo noon dahil marami tayong binenta mga private assets, pero tumungto na sa kay Pangulong Estrada. Sinabi ng mga advisor niya, anong ikatutuwa natin dito? Ilubog tayo sa utang. Kasi ang plano nga ni Pangulong Estrada ay patibay na yung hanay ng agrikultura. Kaya nga, era para sa him, mahirap. Siya yung, binalik niya yung mga pananaw ni Pangulong Marcos, yung mga farm-to-market roads, saka rin pumasa yung Agricultural Fisheries Modernization Act. Maliban dun sa isang modernization act yung para sa militar, ito naman sa Agro Fisheries Modernization Act. Tinayo na rin yung NAPSI, yung National Agricultural Fisheries Council, pati lahat ng mga, para sa mga mahirap, ginawa nila itinago yun. Kaya lang, may malikot ng mga talino, mga utang dito, nakita nila na pupunta sila sa alangan, siguro tinaman yung mga oligarko. Nung nakita nila ito ay nagkakaroon na itong kalakalan ng mga pagsusugal sa hari ng wedding, ay yun ay vulgar. At dahil nga doon, gumaga, hinipan na lang ng mga oligarko itong kamalian at sinulong ang EDSA 2. Okay. Kaya nung sinulong sa EDSA 2, ang ginagawa nilang pangalawang pangulo ay si Pangulong Gloria. At sabi pa nga nun, bilang vice presidente. Kasi kalaban na nun, ang unang pang, nung tumatakbo si, sa unang pangakala, si Era, nung naging vice presidente ni Ramos, ang kanyang presidente nun, si Danding Cuanco. At si Era ang vice. At ang pangalawang, ang vice president ata ni Ramos nun, kung di ako nagkakamali, hindi ko na maalala kung sino man siya. Smenya. Hindi, sa tingin ko, Laurel din muli eh. Si Laurel ito ako din presidente noon eh. Hindi ko na naman alam, pero he wasn't really a major personality, unlike Erap. Si Erap, imbis na tumakbo pangulo noon, binaba siya ni Danding at pinawa siya pangulo, at nanalo siya. Kaya nga, sumabay-bay lang siya sumusunod yun. Nung ginawa siyang pangulo, si Estrada, ang kanyang vice president candidate si Egara, ni Erap. Ngayon, ang presidente na candidate ni Gloria, si Jose de Venecia. Pero maraming lumaban din doon, maliban kay Jose de Venecia. Nandun si Renato de Villa at iba pa mga
may misto lang yung may gustong kumandidato. Kaya nga, kumalat ang boto para sa Pangulo, nanalo si Eram. And then, ang nanalo pangalawang Pangulo, si Gloria. At sabi nga ni Ramos noon, hayaan nyo, ako isusuko rin Pangulo nito. Pero, bantay lang natin itong Pangulo nito. Pag magkamali lang siya, igagalaw natin lahat ng kilosan. True enough, nagkamali nga ng yung kanyang pangasiwan. At gumalaw na ang kanilang mga kalalipores at napatalsik nga si Eram at naupo si Gloria. Ginawa niya pangalawang Pangulo, si Gigona, at hindi rin tagal, bumitaw din siya. Dahil meron silang usapin na hindi sila nakaayusan. Tumakbo na uli si Gloria at kalaban niya dito si Pangulong FPJ. Oh, siguro okay. Bago mo tuluyan, ano? Batiin muna natin yung mga nanonood sa atin, ano? Yan po si ano na natin batiin, ano? Si Lucette Yoder. Timpog. Hello po, watching from Cairo, Egypt. Wow, thank you Lucette, no? Jonah Agaton Kalo. Hello po, Miss Jonah, no? Raquel Judith Reyes, hi Tito Toti. Ayan po, salamat Raquel, ano? At Janet Montalba Panaligan, may value at sense ang sinasabi nyo. Baguhin natin ang pag-iisip ng ordinaryong Pilipino at pukawin ng pagmamahal sa bayan. Thank you, Janet. Maya Temporasa. Hello, watching from Osaka, Japan. Hello, Maya. Don Sanitram, idol ko ng mga ito. Thank you, Don. Cesar Soberano, ang mga bagong bayani ng Unfinished Revolution, KDP at Mayor Duterte. Maraming salamat, Cesar. Delia Molino Reyes, tanong lang po, bakit nawala po si Senator Rojas sa listahan? Si Lemmy Rojas kasi ay kaapelido niya yung isang pagkapangal na Rojas. At ang alam namin ay binayaran itong dating kandidatong Mar Rojas at Comelec para patanggalin si... Mabuti, hindi na lang nanalo. Ayan po. Pero aktibo po si Engineer Lemmy sa ating Katipunan Demokratikong Pilipino. Priscilla Kojima watching from Japan. Konbawa po. Konbawa, Priscilla. Rudy Atromer watching from Makati. Thank you, Rudy. Becky Tubana Lee, thank you po, watching from Taiwan. Thank you, Miss Becky. John Garate, watching from Saudi po. Thank you po, Mr. John. Becky Tubana Lee, na-educate po kami. Thank you, Miss Becky. Helen Berdos, hello po sa inyo, watching from here from Germany. Wow. Jaime Jr. Martin, same here, watching from Taiwan. Thank you, Mr. Jaime. Jovines sa Legitimas, Sir Toti, di ako maniwala sa result ni po. Kingdom of Saudi Arabia. Siguro mamaya later i-discuss po yan. No? Siguro magbe-break muna kami. Tatapusin lang namin itong mga ano, itong ating pagbati. Nenep Augusto, Overseas Filipino Worker ng Hong Kong po. Thank you, Miss Nenep. Vilma Gonzalez, hello po, bakit hindi nyo kasama si Attorney Glenn? Binoto namin kayo kasama si Butch Valdez. Ang sagot namin dyan kay Attorney Glenn, si Attorney Glenn yung sariling makinarya. At sa laki ng kanyang following, ay hindi rin siguro kinakailangan makisabit pa dito sa KDP. At mismo siya dyan, meron siya sa sarili niyang panukala at meron siya sa sarili niyang pananaw. So dito, ang itatribuit namin, walang kapangalan kami, kundi ang KDP lamang. Opo. Siguro busy po siya ngayon sa PICC at mga ibang pagkilos, kaya po wala siya ngayon dito sa ating palatuntunan. Pero open po, no? Open po na tumungo rito anytime. Lita Campion, Tibor, watching from Switzerland. Solid Duterte. Thank you, Ma'am Lita. Jeric Reposar. Patuloy niyong magandang mensahe, Idol RJ at Toti. Bawi tayo sa 2020. Pabuhay ka sa palo. Ano Arto? True winner. Roberto Consuelo, Jazzy, and Roberto. Watching while working from Doha. Qatar. No? Doha is Qatar. Yeah, yeah, right. Marvin Caso, sir, tanong ko lang po. Pwede pa po bang mabuksan yung nuclear power plant sa Bataan? Sobrang taas na po ng kuryente. Actually, sabi ni Butch, no, kasama Butch, na kailangan pag-aralan uli yan. Abot siguro ng mga 8 billion or 18 billion. Pag-aralin yan at siguro pati bayan, ilagyan na panibagong mga makina. At yan ganyan sa loob ng 2 taon. Pero, kailangan paabutin natin ito kay Pangulo Duterte. Bago dito, meron pang bumati kay Marvin. Pakitaas na sandali. Yan. Stonefish, buhay. Hello po mga sirs watching from Hong Kong. Ituloy pa rin lang labanan
kay kontra kay Smart Magic. Okay. Tama po. Leira Belen, KDP, I voted for your team from Kingdom, from Saudi Arabia. Continue fighting, please. Makaasa kayo, Miss Leila. Maya Temporaza, sayang at hindi kayo nanalo. Dapat kayo ang nanalo. Thank you, Miss Maya. Mitsuko Shi Usagi, I voted you both, Sir RJ and Sir Totti, watching here in Hong Kong. Thank you, Mitsuko. Mayumi Saitama, tuloy po ang laban hanggang mapatanggal ang Comelec Smartmatic. Thank you, Mayumi. Diovenes Legitimas, gusto namin, sir, i-appoint ka sa Comelec. Hindi mayayari yun. Robert Lanas, salute yung mga sir. Thank you, Robert. Dino and Kari, ba't kaya nag... Number 2. Number 2 si Po, sa buong mundo na OAB, di siya pumasok sa Magic 12. Yeah. Tanong, tanong yan. Tutukoy natin yan mamaya. Marley, Marley Il fully agree with you both on your discussion about NSA86. Thank you, Miss Marley. Marlu. Jaime Jr. Martin, Ferdinand Marcos is the real hero of NSA86. Di niya gusto na saktan ang mga tao sa NSA. Tama ka, we agree, ano? Jane Rudinas Jimena, nakakalungkot, Sir Totti, Sir RJ, Attorney Gadon, lalo na kay Attorney Glenn, sana mabigyan ng pansin ito ng ating Pangulo. Napakalino na ginagago tayo ng Smartmatic at Comelec. Tama po kayo. Beth Ariola, tama po. Salut, Sir Totti Casino. Marvian Lerios Estrada. Lerio Estrada. Hi po. Thank you po sa patuloy na pagbubukas niyo ng kaisipan, damdamin ng mga Pilipino sa kasalbahihan ng mga oligarchs na ginagawa sa ating bansa. Mabuhay po ang Pilipinas sa mga tulad niyong lumalaban sa katotohanan. God bless po. Janet Montalba Panaligan, watching from United Kingdom. Evangeline Tandingan, tama, selection. NBA at hindi election. Okay. Marlo. Ew. Very correct. Dino and Kari, salamat po sa information. Arnel Lorenzo, watching from Kingdom from Saudi Arabia. Selection talaga, hindi election ang nangyari. At ang makakapagpaliwanag lang nito ay ang mga IT professionals gaya ni Attorney Glenn, Attorney Ed Casino. Attorney Glenn Chong, no? Challenge to Cynthia Villar na nasamahan mo ang mga nananawagan ng manual recount dahil ikaw mismo napatunayan mong mali ang resibo na nilabas ng makina sa pinagmutuhan mo. Mabuhay ang KDP. Thank you po. Nangyari pala yun, ano? Yung kay Cynthia, mali ang resibo, no? Okay yun, ah. Kay Vice President Binay, nangyari rin po, no? Ilang beses na yung kanyang balota naman ay hindi ho tinanggap. Okay, ano? From Judith T, we voted for you, Sir Casino, here in Cagayan Oro. Pupunta tayo dyan sunod na linggo. Irma Mabasa, I vote both of you, you sir, pero sayang talaga. Thank you. Again, for Marlio L.U., thanks for educating the Filipinos on these facts. Walang-walang anuman. Militar mahusay. Lofray, very sad talaga. I voted Attorney Glenson and I voted straight buong KDP senators po. For me, karamat dapat kayo sa pagka-senador for mga sirs. Maraming you. Salamat. Janet Montalban, Panaligan, masikat si Drilon, Biller at po kaysa kay Duterte kasi 20 million bumoto sa kanila, kay Duterte 60 million lang bumoto. Wala naman silang mga buhay na followers, pero parang sila sa Smart Magic. Totoo po yan. Kay Beth Ariola, very informative sa mga kabataan ngayon na walang alam. Tama po rin yan. Rene Takeuchi, please continue to enlighten and educate everyone in the Philippines. Thank you. And by the way, we voted for 4 KDP candidates and we vote for all KDP candidates in the future. Maraming salamat. Back to Marlio Eliu, Filipinos were taken for a ride in the so-called EDSA 6 or what is called as regime change, just like what the neocons did to Libya, Iraq, Ukraine, and recently in Venezuela. Undertaken twice but failed for the neocons to appoint their puppets to steal the nation's wealth from them. Yung neocon, neocolorizers yan. Don Zenitram, mabuhay kayo mga idols, and Doris Tomas, selection, not election. Yan po. Siguro, pansamantala po muna nating puputulin yung ating talakayan ngayon. At mamayang mga alas 9 ng gabi, ano po, Philippine time, ay babalik po kami at ipagpapatuloy natin ang discussion na ito, itong mainit na usaping seleksyon, hindi eleksyon.